The following video may contain sensitive topics. The views and opinions of the presenter to these are plainly his own. Furthermore, any and all views and opinions of the presenter do not in any way reflect the views, opinions, statements, and advocacies of his personal contacts, his family, his affiliations, and his profession. While the presenter makes a commitment that all content is original, he is obliged to cite references or acknowledge resources mentioned or used in the production of this video. This disclaimer is also written in the description below. Hi there, POSTPROD Ian here. So, I've been trying to record this video, and habang ginagawa ko yan, ay sinusubukan ko rin i-render yung insight video dito na 30 minutes ang haba. It's gonna be 30 minutes long, so actually 36, pero please bear with me kasi semi-scripted kasi yun eh. Nakakatamad magsulat ng script, lalong-lalo na kung dahil hindi ako monetized sa YouTube. So, sa totoo lang, medyo nakaka-discourage ng konti dahil nga, pero kailangan talagang sipagan and all that. So, kailangan sipagan sa trabaho. I have work as well anyway, so this is not my main thing. So I have to deal or I have to prioritize work than this. Kaya kung napapansin niyo, medyo sporadic na lang din talaga yung mga videos ko, and I make commentaries as they come. And as I say in every video na may mga tahol lang aso, please bear with me, this hood has a lot of dogs. So ganun talaga. Now, quite honestly, normies here in the Philippines are pulling us down, and we are absolutely pulling ourselves down because of the things that these guys are doing. One of the most recent things that they're doing is they're raiding Harvard social media handles. At sa totoo lang, baka pangarap sila ng ganyan, pero ang lakas naman mang smart shame, lalong lalo na sa mga tao na talagang legit na marami talagang alam sa mga bagay-bagay. And I'm just clearing my throat there. Anyway, sa totoo lang, I have contacts na talagang na involve sila sa international relations between Harvard students and Filipino students. And quite honestly, parang medyo nag-cringe din sila eh, na nakikita nila ito sa mga kapa-Pilipino nila. And kilala niyo na kung sino kayo, guys, pero yeah, it's really cringy. At ako, nakikicringe din ako sa inyo sa sobrang kalokohan ng ibang mga kababayan natin na walang magawa sa buhay. And we can't blame them dahil na wala silang magawa sa buhay, pero this time sobra na. Anyway, speaking of cringy content, ang dami na naman. I mean, sa totoo lang, real talk, hindi siguro sila magsasawa, itong mga cringy content creators, hanggang may nagpapangaral sa kanila or may nag-call out sa kanila and all that. Siguro suggestion ko, mga kababayan, para hindi na natin problemahin yung mga ganito, lalong-lalo na at nagkaroon yata ng cyber beef sa pagitan ng dalawang bata na kilala, na hindi man masyadong kilala sa social media, pero kasasabi nga ni Paul Lula, yung mga influenza. yung isa naging nag-star pa sa Ang Probinsyano, at yung isa na kinall back dahil sa mga sinabi niya sa mga tricycle drivers. Kilala niyo ako sino yung mga yon.
Anyway, ewan ko. Ewan ko noon. Ano nang pinaggagawa ng mga batang yun. Quite honestly, I don't want to talk about it. Kaya nga, medyo inaano ko na lang. Parang sisingit. Hindi naman sisingit, pero, yeah. Ganun. I'm not really interested that much when it comes to tackling that on a deep dive. Siguro, dun ako sa ano eh, dun ako sa parang generalized point eh. And siguro pag nag-deep dive ako, medyo mahaba-haba ng video yun. And I don't really see, I actually see that how deep it is, and it's very, very shallow. So, I don't really want to deal with that, quite honestly. So, sobrang, namamatay yung mga brain cell ko dahil sa mga ganyang klaseng kalokohan. And I think Doc Adam will also relate to this, actually. And ano sila, nagkaroon din siya ng video kahapon tungkol sa Jonah. And yeah, you just watch his video up there kung gusto ninyo. Anyway, ano pa tong lalamunan ko? One more thing, Koreano files. Marami akong kilala na matino, na sobrang tino na Koreano files, mga K-pop fans, mga nanonood ng K-drama, gumagamit ng mga Korean products, or even technologies and all that. I mean, we owe the Koreans for the BRP Jose Rizal, okay? So, and the BRP Antonio Luna, which would be commissioned soon. So, somehow eh, maganda naman talaga ang ano eh, ang mga share ng mga Koreano eh. It's just that some of the fans are absolutely toxic. Don't get me wrong, okay mga kababayan, ay marami akong matinong K-pop or K-drama lovers or whatever, or mga nanonood talaga ng Korean content, and they also consume Korean products. Laging gusto mag-samgyupsal and all that. And the like. So, talagang marami akong kilala. Wala akong problema sa mga ganyan. Pero minsan kasi, may mga K-pop fans din na sumusobra na. I mean, to the point na parang binabawalan nila ang mga tao na gumamit ng certain na color or certain na kulay, specifically purple or violet. I mean, real talk, the color purple or violet is not exclusive to your favorite Korean or K-pop boy band, okay? And I think even if even those guys, those guys on that boy band would tell their fans, please do not restrict that color to us and all that. We don't say that. Siguro naman eh may mga ganun silang reaction kasi somehow they have the loyalty of their fans, and unfortunately meron din talagang iba na gumagawa din ng comments na okay lang ma-rape ng member ng gantong K-pop boy band. It's absolutely a dream. That's the worst of the worst, mga kababayan. Rape is rape, full stop. Okay? So, nasabi ko na yan sa isa kong video, na dyan lang din yan sa taas. Rape is rape, full stop. Okay?
mapa-addict man yan na nasa eskinita o isang ano, o isang member ng isang Korean pop boy band group. Kahit sino pa yan, kung ano yan, if that's unconsented sex, that's a no-no. Period. Okay? Yun lang. Anyway, actually, gusto ko sanang gumawa ng skit eh, na naka-purple ako eh. And then I'll tell them, I will take you all. Pero, that's not to be. That sucks. Pero, I would absolutely do that any day. Anyway, lastly, medyo ito yung pinaka-substantial siguro sa lahat ng mga sasabihin ko. If you're aware of that new Pinoy New Testament version of the Bible, just the New Testament, ah, hindi yung Old Testament, kasi sa totoo lang, malamang sa malamang, mas marami ding aalma pag pati yung Old Testament eh sinama nila. Kaya New Testament lang ano ang di yan tinanslate or binigyan nila ng bagong version. And a lot of people are cringing about it. And rightfully so, mga kababayan. Because we all know sacred, we Christians know that sacred scripture is sacred. Kaya nga tinawag na sacred scripture eh, di ba? I mean, bakit mo itataglish and why, bakit mo itataglish ang isang teksto or holy text na binabasa ng maraming tao, specifically Christians of different creeds and different perspectives of creeds. And I don't know kung saan to sa ano sa Biblia, pero I think the Lord said, do not throw what is holy to the swines. Tatagalugin ko na, itataglish ko na, wag ninyong itatapon ng mga importanteng bagay sa mga, sa putikan. Yun eh. Okay? I don't know where it is, but most likely it's in the Gospels, pero hindi ko alam kung kaninong Gospel. Basta nandun yun. And quite honestly, real talk, it is cringy. And it's only in Tagalog or Taglish to be exact. It is educational for people who don't read the Bible. Let's give them that. Kasi nga, marami ang Kristiyano, marami ng Katoliko na hindi nagbabasa ng Biblia, but cringy still. Okay? So, that's the reason why I'm tackling this. Now, I do have some alternatives to that cringy version of the Bible. For a long time now, we all have this in bookstores. Biblia ng Sambayan ng Pilipino, it's a Tagalog or it's the local vernacular version of the Christian Community Bible. I've purchased this a while back, hindi ko na alam kung kailan, pero sa totoo lang, understandable naman ng ano eh. Understandable naman ng mga nababasa ko dito eh. Even someone who isn't into liturgical English or liturgical Tagalog, maintindihan nila to eh. This is the absolute sabihin na nating ano yun? Ito talaga yung ano eh. Yung tutugma talaga sa mga ano eh, sa taste ng mga tao eh. Kasi ewan ko ah, parang ako lang naman to ah. This is just my personal opinion, okay? It's just, I mean, the translation just went too far. Yes, okay, the Philippine Bible Society has done a good job in
translating it into modern languages. Pero sa totoo lang, mga kababayan, it felt like throwing what is holy to the swines. So I really can't recommend that. I mean, I really can't recommend that. Next up on the alternatives for Tagalog, and I guess meron din naman ito sa mga ibang Filipino languages. Kaso kasi Pinoy version talaga, walang kahit anong ibang Tagalog languages. And again, as I said earlier, forgive me if there are dog barks. This hood has a lot of dogs. This household has two. So that is how we roll here. Now, we have two Bibles that I absolutely read when it comes to Tagalog. It's this, the Magandang Balita version. It's what I call the Andrade Bible, because this is the one that is being used at mass. Ito yung dito binabasa yung lectionary, Tagalog lectionary at the very least, even the Psalms. So I really read from this if I have to read lectionary, if a personal prayer ako and all that. But there's also this, ang Banal na Biblia. I call this the Abriol Bible. It's published by St. Paul's, and quite honestly, this is quite literal. And the only downside for this is the Psalter or the Psalms. So if ever I would devise a lectionary from this point forward, ito babasahin ko sa mga readings, but I will keep the Andrade Psalter so that I can still chant it. I can still chant it, and it still rhymes. And that's how we Filipino Catholics heard it, the Psalter. And well, that's pretty much my take on that. So again, personally, Pinoy version ng New Testament version sa akin, but it's a good jump point or jump start point for those who do not read the Bible. But please, pag naano na sila, pag na-educate na sila and all that, please switch Bibles, okay? Please switch to this at the very least. Kasi, promise, ang nakakatanga yung ano, yung version na yun, for those who are well-versed, or at least the ones that got used to the normal language of the Bible or the normal idiom of the Bible. So ayun lang naman ang ano ko, ang take ko doon. And I guess I've run out of words, and somehow this thing is just screwing me over as of the moment. So I guess I'll end this video here. So with all that said, this is Ian reminding you that at all times, be the salt of the earth and the light of the world. It's in here. The final verse that, I mean, the fi- I mean my my exit spiel is from the Bible. Just read it. It's in the Gospels. Again, be the salt of the earth and the light of the world. Until then, look alive, stay alive, read the thing. If not every day, at least makinig kayo sa misa kada linggo. Okay? And as always, see you next time.